ang bangungot ng kahit sino sigurong lalaki. Ang maputulan ng ari. Bagay na nangyari kamakailan sa isang mister sa Baguio City. At ang gumawa nito sa kanya, walang iba kundi ang kanyang misis. Nadilim na rin yung isip ko. Kinuha ko lang yung kusilyo. Pinutuloy niya biglang. Bigla akong napasigaw. Ang marami nang doon lumabas. Kala ko mamamatay na ako. Bakit humantong sa puntong si Mrs. pinutol ang kaligayahan ni Mister? Sinisigaw ko rin yung karapatan ko. Para hindi na rin ako masakta. Ang suspect nakakulong ngayon sa istasyon ng pulis na ito sa Baguio. Itago natin siya sa pangalang Agnes. Abot hanggang sukdulan na raw kasi ang di umano pagtataksil ng kanyang mister. Kaya hindi na raw siya nakapagpigil. Nagawa ko po sa kanya yun dahil punong-puno na ako. Taong 2012, nung nagkakilala sina Agnes at Jovencio, nagkahulugan ang loob. Nagpakasal, nangakong walang makapuputol sa kanilang pag-iibigan, pero sa kanilang pagsasama. Anong chismis ang pinagsasasabi mo doon sa kapitbahay natin? Nanambababahay ako! Di umano, si Mrs. sinasaktan ni Mister. Binubugbog niya ako. Hindi ko binubugbog ang asawa ko. Meron na ako siyang record. Nabugbog sarado ako na dito na halos maligo ako sa sarili kong dugo. Makipaghiwalay na po ako, ma. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Hanggang si Jovencio, nagtrabahong barker sa Pangasinan. At sa puntong yon, napansin daw ni Agnes na may kakaiba. Dati nung isang linggo, nandiyan na siya. Pero nung tumagal-tagal, buwanan naman siyang pumupunta sa akin. Napakalamig na rin daw ng pakikitungo ni Jovencio sa kanya sa tuwing binibisita niya ito sa trabaho. Gusto na niya akong pauwian agad. Kaya si Agnes, kinutuban. May babae siya doon na sinusuportan niya. Hindi ako nagbababae. Dalagang siya ay silusa. Hanggang meron siyang nakumpirma. Umaga nitong July 6, ang kakauwi lang mula Pangasinan na si Jovencio. Tara siya tayo. Nakipag-inuman si Agnes, nakitagay rin. Ako, aminin ko ma'am, nakainom ako pero mga 4 shots. Hanggang niyaya raw siya nang nooy lasing na niyang mister na maglabing-labing. Pero sa gitna raw ng kanilang pagtatalik, si Mister di umano ang nasambit. Mabuti pa yung isang. Ibang pangalan. Ano ba? Sabi niya sa akin, may babae raw ako. Hindi ako nagbababae. Dalagang siya ay silusa. Alay! Ano ba? Hanggang sa hindi na raw matanggap ni Agnes ang sunod niyang narinig sa kanyang kabiyak. Buti pa isa ka? Tanggap ko yung pangbubugbog niya sa akin noon pa. Pero hindi ko matanggap nung nagsobra na siyang nagloko at sineryoso na niya yun. Para raw nawala sa sarili si Agnes. Kinuha ko lang yung kusili. Pagdating niya po, nung bumalik doon sa kwarto, tapos nilalaro na niya yung sa akin. At walang kung ano-ano. Pinutol niya biglang. Bigla akong napasigaw. Marami nang doon lumabas. Kala ko mamamatay na ako. Saklolo ka ako pa. May concerned citizen po na tumawag po sa aming himpilan, kaya nakapag-respondi po agad ang ating mga kapulisan. After po ng insidente ay talagang umalis po yung suspect. Ang mga doktor, sinubukang ikabit ang naputol na ari ni Jovencio. Nakiusap siya, nagmakaawa siya na imaibalik yung ari niya. Maibabalik pa kaya ang naputol na kaligayahan ni Mister? Samantala, sa Talisay City sa Cebu, isang babae naman ang naputol ang daliri matapos naman itong kagatin ng kalaguyo ng kanyang kinakasama. Tanaman! Ang usa ako ka kumingking is napasok di sa baba, dito na niya pagpaak. Dito na ako siya nabuyan pag nakita na akong dugo.
ang biktima, si Angele, na ang kinliliit sa kanang kamay. Aray! Buong puwersa raw kinagat ng ibang babae ng kanyang live-in partner nung sila'y nagpang-abot. Ato, dyan nga time, naghilak-hilak na dyan ko ato. Katong pagitabo kita siya nga, naputol akong kamot. Nitan oras yan ako, wala siya nitabang na ako. Chill ra kay si... Hindi gaya ng ibang magkarelasyon, si Angele, ipinagkibit balikat lang daw nung unang nalaman niya na ang kanyang live-in partner, na itago natin sa pangalang Vince, may ibang babae. Nasakpan na ko siya, giaway dyan ako siya. Tivit na to ilang account, tahimo na sa siya glain account nga, magchat sila balik. Ang di umano, isa pang karelasyon ni Vince, OFW, na itago natin sa pangalang Jane. Ningon mo dyan ang babae nga ka nang buhaton na kontahan para makuha lang ko nun niya. Pero sa paglipas ng mga taon, wala raw itong paramdam sa kanya. Hanggang nagulat na lang daw si Angele na nitong Martes, bigla itong sumugod sa kanilang bahay. Tadyad ko nga akong pares iyahang gisagpa o kaduha. Kapal na mukha mo! Sinigay ko sa ilahan! Wao niya ang yung kuan kay gamit para sa yakon siyang amo. Utagihatag na ko. Pero si Jane, tila ayaw na raw paawat. Pati si Angele, pinagdiskitahan. Ingaya akong gi bira pagawas. Okay ka lang ba? Kupo siyang gibira mo itong nagbugno mi gawas sa kwang balay. Kuwang kamot, nakakambras mo siyang na. Hanggang naghalo na nga ang balat sa tinalupan. Ako kayo mo ka, abo! Ang usan ako ka kumingking is napasok dahil sa baba. Dito na niya pagpaak. Niya dito na ako siya nabuyan pag nakakita na akong dugo. Inliliit ni Angele sa kagat ng kanyang karibal. Naputol! Wala na nakita ang kanang kaputol. Ninyo, basin ko noon, kanang natun niya. Importante dyan kayo niya ako ang kuan, ako ang kamot. Kaya ilig kayo ng kanya siya nga right side. Mo dyan niya ang kanang pinakakusgan nako. Dari ko kanang magsuwat. Maring umabot ng mula 6 na taon at isang araw at 12 taon ang pagkakakulong sa salang mutilation kapag ito ay napatunayan sa korte. Sinubukan ng aming team na kunin ang panig ni Jay pero hindi siya sumagot. Ang kula yung gibasulan ko na nga kung naging kinabuhi. Nga, anong nani ko. Kaya una, kaya ang dili. Pasailog ulang ko niya sa akong nabuhat. Buti mga ilang pagkulin lagsuri. Pasailo. Gaplano dyan ko ato nga. Ako siyang buwagan kay kanang grabe na kayo ba? Kanang ilang gibuhat na ako. Samantala, balikan natin ang kaso ni Jovencio. Pinutulan ang ari ng kanyang misis gamit ang kutsilyo dahil sa selos. Kinuha ko lang yung kutsilyo. Nagdilim na rin yung isip ko. Pinutulan niya biglang. Agad siyang isinugod sa ospital para maibalik ang tinagpas niyang ari. Nagre-recover yung pasyente from the operation. Obserbahan namin yung status ng ari niya. Ang pinaka-worst naman na pwedeng mangyari, mamatay yung mismong ari na napagdugtong. Kasi nga, kailangang tanggalin. Maiiwan na lang yung ihian niya. Yun na lang yung parang natitirang magiging function niya para lang may labasan ng ihi. Pero yung ibang gamit ng ari, like yung gamit sa pagkikipagtalik, mukhang hindi niya magagamit. Ang misis na si Agnes sumuko rin sa mga otoridad. Wala akong balak na tumakas po. Talagang susuko ako kasi hindi ko may tatakbo ang batas. Tanggap ko yung pangbubugbog niya sa akin noon pa. Pero hindi ko matanggap nung nagsobra na siyang nagluko. Tandaan natin na hindi ka tanggap-tanggap yung pambababae ng asawa. Hindi tinitiis eh. Pero dapat din matiyak mo noon. Ito ay hindi na maulit pa. Huwag matakot na humingi ng tulong sa mga kaibigan, sa mga pinagkakatiwalaan para makaalis sa isang mapang-abusong relasyon. Wala namang masama magalit. Natural lang magalit. Ang problema, yung gagawin mo sa galit mo. Baka may ibang paraan dito. Imbis na putulan mo, pwede kayo mag-usap. Panahon na para mag-desisyon kayo kung i-retain niyo yung pagiging mag-asawa niyo o hindi. Patawarin mo ko lakay. Nagawa ko hindi sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Tanggap ko po kung anong parusa po na ibibigay sa akin. Sa anumang relasyon. Kapag naputol ang tiwala, mahirap nang maibalik ang dating pagtitinginan at ang naputol ding
kalikayahan.